Hello guys, good morning. Welcome back to our channel. Pagkagising ko nga guys, dumiretso kagad ako sa kusina at tininang ko yung karanan na niluto ng tita ko kagabi. Pagkatapos nga namin magbalot ng mga karanan guys, so nagpunta kami dun sa kamag-anak namin at eto nga binigyan kami ng saging para meron kaming mailaga at madala namin bukas sa beach. At dahil maaga pa nga guys, so bumalik ako dun sa kwarto at chinay ko si Nash ko anong ginagawa. Akala ko nang si cellphone, yung pala tulog pa. At dahil tulog pa ngayong alaga ko, bumalik ako sa kusina para mag-ready, maghanda ng mga dadalhin namin. At eto nga, pagbalik ko, eto na siya, paduyan-duyan na lang. At naka-cellphone pa, mamaya sigurado magreklamo yan siyang nahihilo. At nung naka-ready na nga lahat ng mga dadalhin namin guys, so siya naman ang binihisan ko. At ayan na nga, sobrang excited na siya. Ayaw na nga niyang bitawan ng kanyang salbabida, baka daw kasi maiwan. Nung nagpunta kami kahapon sa bayan guys, so nakita namin itong salbabida at gustong-gusto niyang bilhin. Kaya yung kapatid ko na lang ang bumili. Sabi niya, yun na lang daw ang kanyang pasalubong. At nung nakaready na nga lahat guys, so unti-unti na namin din lang yung mga gamit papunta dun sa bangka. So kasama ko pala yung mga kamag-anak namin sa side na nanay ko. At ayan si Nash, oh, parang gusto na nga niyang talagang gamitin ang kanyang salbabida. Kaso naman, ang babaw naman yan anak. Sana lang talaga tumanggal yan hanggang mamaya ang kanyang salbabida. Sabi ko sa kanya mag-araw-araw muna tayo. Kaso nga lang nandito na yung mga kamag-anak namin. Kaya nagmamadali na rin siyang umakyat doon sa bangka. Baka daw siyang maiwanan. Itong sasakyan pala namin guys ay di may dimotor. Kasi kung hindi ito dimotor, hindi talaga ako sasama papuntang Bactol. Kasi nga natatakot nga akong pumunta doon. Fast forward nga guys, so nandito na kami sa bangka at nagbibiyahe na kami papuntang Bactol. So noong umpisa nga natatakot si Nash na siya sa motor, sa tunog ng motor, pero hindi naman nagtagal eh, nasanay na rin siya. Sa mga oras na to guys, so unti-unti na nga bumababa yung tubig, so kailangan na namin makaalis bago pa mag low tide talaga. Kasi mahirapan kaming magbiyahe kapag ka low tide na. Kaya tama-tama lang yung taas ng tubig guys sa biyahe namin, kasi dito sa part na to is talagang mabato pagka mababa na yung tubig. Dito kasi sa part na to yung pinangunguhaan namin ng mga shell kapag mababa yung tubig guys. At dahil nga ngayon lang ako makakapunta, eh talagang kinakabahan ako dyan guys. Kasi hanggang rapid lang naman talaga ang pinupuntahan namin kahit nung bata pa ako. Hanggang dito lang talaga kami sa rapid nakakarating, kaya takot ako pumunta pag malayo na. At yun na nga guys, so malapit na kami dito sa Bactol Island. So itong Bactol kasi I think is part ng oras na guys. After how many years, mula nung nagpinanganak ako hanggang sa nagkaisip ako, hanggang sa nanganak ako hanggang ngayon, ngayon lang talaga ako nakarating dito, finally. Ngayon kasi guys, so madalas na kasi siyang pinupuntahan ng mga tao, kaya hindi na siya ganun nakakatakot. At karamihan na rin kasi ng bangka dito na pumagamit guys is mga dimotor, kaya hindi na siya nakakatakot magbiyahi. At eto na nga, ina-unload na nga namin yung mga pagkain namin guys. So doon pala kami sa gitna guys. So doon sa part na yun kami pupunta, yun ang nirentahan namin. At eto na nga si Nash, agad-agad, lusog na sa tubig. Pangalawang beses pa lang siguro namin to pumunta sa dagat guys. Simula na umuwi kami dito sa Samar. Eto pala guys, yung sa loob ng resort, may mga cottage din sa loob. Kaso nga lang, pinili namin doon sa gitna para mas makita namin yung paligid at para mabantay namin yung mga bata habang naliligo. At eto nga, tamang aura-aura lang tayo guys kasi ayaw kong maligo dahil ayaw kong umitim, charis. At dito naman sa taas guys ay ang mga adult. So dito kami kumakain at eto yung mga dala namin pagkain guys. So meron kaming alimango, pritong isda, adobo, pansit, popcorn at mga kakanin guys. So yun ang mga dala namin pagkain. Kain tayo! At niyayaya ko nga si Nash kumain kaso ayaw pa talaga niyang kumain, hindi daw siya nagugutom. At binaba ko nga muna yung camera guys kasi plano ko sana mag jump shot kaso nga lang wag na lang kaya mag-araw-araw na lang ako dito. Pinagsuot ko nga ng sombrero si Nash kasi alam ko matagal tong hindi aahon, baka kasi masunod ang mukha, kawawa naman. At habang nga nagsiswimming si Nash, plano ko sana manguha ako ng mga shell guys para may uwi namin pag uwi namin sa bahay. Kaso nga lang hindi ko talaga siya maiwanan guys kasi pumupunta talaga siya dun sa malalim. Ako'y natatakot para sa kanya dahil hindi naman siya marunong lumangoy. Habang nagbi-video nga ako guys, kung nakita ko to parang ahas na mahaba na to, pero hindi siya ahas guys. So ito yung kinakatakutan ko nung kabataan ko, ayaw ko talaga lumusong pag meron yan.
At this moment guys, unti-unti nang sumusuko ang salbabida ni Nasnash. Nabutas kasi guys, kasi nga naman inuupuan nila kahit nasa sand. Kaya for the hihip na lang ang person guys, para lang mairaos ang pagsiswimming ni Nasnash. At gusto pa yata makipag-challenge siya ng anak ko, kaso nga lang kanyang salbabida ay sumusuko na. Hinihipan ko na nga lang yan para magkaroon ng hangin at para magamit pa niya, kaya masakit ang aking panga at brain cell sa kakahihip. Buko? Buko! Buko! Ang galing ni nanay manguho? Di ko alam. Ala. Sige na, ikot. Pwede pa yan. Balik na dito. Hindi, papapaak, babak. Dito, turn right, turn right. Turn right. Right. Pupunta ka na sa mababaw. At eto na nga guys, so pack up na kami at pauwi na rin kami guys. So nandito na kami sa biyahe. Kailangan na rin namin makauwi kasi mag-high tide na. At this time mga 5 na yata ng hapon. Kaya we need to go home na. See you again next time. At eto na naman tayo guys. So balik na naman tayo sa kaba moment. Kasi nandito na naman kami sa gitna. Eto talaga yung kinakatakutan ko dito sa part na to. Kasi medyo malalim na talaga dito guys. At si Nash dito sa tabi ko ay tahimik lang din. Natatakot kasi siya sa tunog ng motor guys. Kung ako natatakot sa malalim, siya naman takot siya sa tunog ng motor. Kaya nananahimik siya. Mag-ina talaga tayo Nash. Samantalang tong kapatid ko ay pangiti-ngiti lang. Yung ibang kasama ko is tahimik lang din siguro dahil napagod yung mga bata at nangikiram din namin siguro. At dahil first time nga namin pumunta ni Nash dito, talagang kinakabahan ako guys. Pero buti na lang talaga is naging smooth naman ang biyahe namin. Thank you Lord for your guidance. At finally, nandito na rin kami. At dahil dyan, na-realize ko na hindi naman pala nakakatakot guys. So worth it naman ang pagpunta namin doon. At maganda naman ang view, diba? So dahil alanganin na rin yung oras guys, so hindi na kami makakauwi ni Nash ngayong gabi. Bukas na kami uuwi kasi wala na kami masasakyan jeep. So yun lang aming vlog for today guys. Thank you for watching.